So ayan, shout out nga pala. So ngayon magagawa tayo ng long line o yung tinatawag nilang kitang sa Tagalog. Palangkri naman sa Bisaya. So ayan, yung size po ng ating nylon na pinagamit ay ano, 120 yung ano niya, main line. Yung branch line niya naman ay 90. Tapos yung hook 17. So, kung mapapansin nyo guys, binalagyan natin ng tainga yung ano niya, yan, para kapag malaking isda, paglunok, putuli na lang, o kaya yung mga endangered species. Kasi bawal hulihin yun eh, palitan na lang ng kawil, madali lang siya palitan kapag may tainga. So, suot lang siya dyan sa butas, yung parang 8 knots yung tawag nun, pagkabit. Yung pinagawa natin na ayan, lagayan, plywood lang po yan, tapos pambuilt yung nilapag na sabitan ng kawil. So sa iba naman guys, yung ginagamit nila lubid, pero mas maganda yun yung mga ginagamit nila sa pang-araw na pangitang, yung gaya kila ano, Romil Alibong, nakikita ko sa vlog nila, lubid mas maganda naman. Hindi masakit masyado sa kamay hilahin. Tsaka hindi magulo masya, hindi siya nagugulo pag inaarya. Pero sa atin to, nylon ang ginamit natin. Para ano, smooth din. Tsaka okay lang yan, malalaki naman yung ano eh, nylon. Hindi yan masyado magugulo. So, yan guys, yung kapatid ko pala yung gumagawa kasi nandito pa ako sa abroad eh. Hindi, siya muna yung pinaano ko kasi siya yung magdadala ng bangka. Bahala na siya dyan kung anong diskarte niya. Yung nylon pala natin guys, ano yan? 14 kilos. 10 kilos na pang branch line, yung luwain tinatawag nila. Tsaka doon sa ano, lilayan, 4 kilos. So mahaba-haba yan, nasa 1,000 hooks din. Malayo, ilang kilometro yung maano niyan. Eh, ilalahot na kasi nila sa ano yan eh. Sa Lonis. So, yan. Minamadali na. Tapos, ayan guys, ganyang kalaki yung ating ano, box. Talagang pang 15 kilos na nylon yan. Alam, masakit sa kamay niyan guys, magano eh, magkabit, kasi pag higpit-higpit ng tali, hindi kagaya ng mga maliliit na nylon, mabilis lang yan, kailangan mo talaga pursahin yung ano na yan. Tapos yan, lalagyan pa natin ng ano yan, ng mga apat na buya, isang main ano, main na buyad doon sa harap, tapos sa likod, sa dulo naman meron din, tapos mga tatlo sa gitna siguro, kasi pag sumabit sa bato may meron pa tayong may hilahin para hindi maubos lahat ng kitang natin kung sumabit, meron pang may iwan na may hila. So ayan guys, parang 200 pa lang yan nakakabit, meron pa tayong 300 hooks. Di natin alam kung magkakasya pa ba yan dyan o hindi. So ayan, oh, may manok. Masarap tinuula yun, oh, native. So yan guys, kapag matataka na yung bangka natin ng ano, ng lisensya or registered, pwede na sila makapaglaot. Kasi ngayon lockdown eh. Meron na siyang ano, papel, yung registered paper. Yung problema na lang yung pagtatak. Kailangan kasi sa Coast Guard papatatakan yan eh. So kapag ready na yan lahat, diretso na laot yan. Mapapakinabangan na. Ayan. So, may mga kulang. Paano naman tayo? Yung mga solar, yung fish finder, hindi pa natin na-provide yun. Pero itong ano, sana ma-provide natin bago sila makalaot. Pag swertehin,
makabili ka agad tayo ng fish finder kasi napakahalaga nun eh. Panghanap ng mga bahora sa gitna o yung mga daganas na tinatawag sa Bisaya ba yun? Yung mga bato-bato sa ilalim. Yun ang mabisang gamit. At saka sa gabi kasi, mga ano sila, kawil, night fishing. Kaya kailangan nila yun, mahanap ng mga bahura sa gitna. Kasi pag wala yun, mahirap, papatsamba ka lang sa ano. Kaya napaka-importante no na kailangan mabili talaga ng ano, makabili ng fish finder. Tapos solar, para naman sa ilaw nila sa gabi. Pag night fishing, kasi para yung isda lumapit, so saan naman kakawilin sa gabi. Pag araw naman, ano, yung long line, kitang tinatawag, para hindi lugi yung ano, laot, sulit. Kasi kung kitang lang, minsan may time na mahina, minsan may time na marami. So mas maganda na na ano, double purpose. Kasi pag maliwanag ang buwan, wala rin ano, night fishing, yun naman ang maganda magkitang sa gabi. Maliwanag ang buwan. Kapag dilim naman, araw naman yung kitang. Tapos sa ano naman, sa gabi naman yung ano, pangangawil. Baliktaran yan sila eh. Tsaka tag ilang araw sila sa laot, mga apat, tatlo, ganyan. Para sulit sa gastos, bawi. Para makadayo-dayo sila, kailangan natin ng registered muna para iwas ita sa Coast Guard. Mahirap mahila. Bago lang yung bangka natin. Mahal-mahal yung o malaki-laki yung ginastos natin doon. Tapos mahila agad. Kailangan natin patatakan para walang problema. Dire-diretso yung ating hanap buhay, walang ano, abala. Magbabaon lang yan sila ng yelo tsaka icebox dala para sa ano ng isda, lapagan. Yan. Tapos mga 3 days, 4 days saka sila tatabi. Saka magbibinta ng isda. Baon lang sila ng ano, bigas o yung konsumo, mga kape, ganyan. Para doon na sila kakain. Doon na rin sila matulog. Sa ano, basta maganda lang yung panahon. At saka pala guys, yung ano, yung agwat ng ating kawil, mga ano, 6 fathom. Kasi area under yan, para hindi masabitan yung ating taga-area. Kasi pag maiksi lang, maya-maya kawil agad, delikado. Tsaka kung may isdang malaki, mahirap maghila. Kailangan medyo maagwat yung ano ng katip ng ating hook. So ayan guys, tingnan lang natin, panoorin natin hanggang matapos.